how to love it, how to, kumbaga, see it in a perspective na hindi tayo mayabang or hindi rin tayo pagod. Kasi Oo nga. Either mayabang lang tayo or mapagod and we give up. So we shift our hard work mindset or mentality to holy hustle. Ayan. So ang kasama natin ngayong umaga is ang entrepreneur at siya ay into foreign and local training, you know? And also isa siyang image consultant among others, no? At i-welcome natin ngayong umaga si Mrs. Toni Miranda. Magandang umaga. Magandang umaga sa inyong lahat. Thank you for having me here again. Good morning. Yes, good morning, Ms. Toni. Ayan, salamat sa inyong availability. Alam ko, very busy ka dahil tuloy-tuloy na, no, ang mga trainings at iba't ibang gawain. At ang maganda ngayon ay hindi lang face-to-face, ano, meron ding hybrid, ano, or online pa rin ang mga webinars, seminars, at iba't ibang mga gawain. So, kamusta na ang inyong field ngayon, Miss Toni? So far, thanks for asking, Lem. So far, booming pa rin siya, continuous pa rin. And ang maganda lang dito, marami ulit ang nai-inspire, nare-reset at nare-reignite yung kanilang motivation to work. Mm-hmm. Or yung mga entrepreneurs naman, nagkakaroon ulit ng other sources of encouragement, which yes, is yan nga, mga webinar at saka mga talks. Okay, so very interesting yan. Siyempre, nagugustuhan nga natin yan dahil nakakatulong yan sa pangkalahatan, sa ekonomiya ng ating bansa, and of course, about pamilya, no? Lalo na sa mga specific na larangan kung saan lumalakas ng muli. Ayan, of course, kasamang pag-iingat pa rin. So maganda ang paksa natin ngayong umaga, Ms. Toni. Yes, maganda. And a reminder also, lalo na sa mga pagod na. Oo, pagod nga. Na. Or pwedeng ang mindset din is, hindi kailangan. Ang topic kasi natin dito, hard work. Ayo, totoo so, yan. Lagi natin sinasabi, no, na nagsisikap ako, I'm always doing, or I'm always working hard. Ang tanong is, nasa tamang mindset ba tayo? Kasi baka kung mali yung perspective, or probably hindi naman mali, iba lang, no, iba yung angle, it could lead us to give up as well. Ayun, no? Very interesting yan. Kasi syempre, lalo pag hindi na masyadong bata, no? Sa kasalukuyan, lalo na at ilang years na rin in the workforce, you know, o kaya naman mga negosyante, eh, pwedeng sabihin na hindi na kailangan itanong yan. Obviously, talagang hard work ang ginagawa natin itong mga ilang taon na ang nakalilipas at of course, ilang years pa ang mga nakalaan, ano, o hinaharap at syempre pagsisikapan yan. So, kumbaga, ano pa ba ang dapat na babaguhin, Miss Toni? At di ba parang sapat na yon? Alam naman natin, we need to work hard. Yeah, so first I think is more of awareness muna. Okay. We need to see saan natin nakuha yung inspiration or yung concept ng work, ng hard work. We sometimes got it from childhood, yung environment, how we witnessed yung mga tao sa paligid natin, na-inspire tayo, we interview them, paano mo ba napalaki ang negosyo mo? Or yung iba namang empleyado, paano ka nagkakaroon ng award, nagkakaroon ka ng recognition? Ang sipag mo kasi. So yun, sipag at yaga ngayon laging yes, sinasabi. Yes. Karamihan. So first, self-awareness. Paano ba natin inabsorb yung mga concept about hard work, mga principles about it, i-verify natin and i-validate natin biblically. Baka kasi yung absorb nating concept also took us away or somehow medyo na slide tayo away from how the Lord designed it also. Yes. And because of that, wala tayong peace, ano, agreement with the Lord, no, na parang eh kasi ano eh, kailangan magsipag ako para dito, but di mo na ako i-bless. But di mo na i-grant yung prayer ko. So medyo nagkakaroon tayo ng, sabi natin, gap between what we know and what the Lord is teaching us also about hard work. Okay, I remember, no, na Miss Toni, naalala ko na, lalo nung mga ilang pagkakataon na before, no, yung iyong kasipagan na talaga namang hindi matatawaran dahil halos 20 negosyo yata yung sabay-sabay mong minamanage nung talaga namang parang gusto mo yata gawin lahat eh. So I remember that, ano, yung hard work na yan. Yes. So bakit siguro mabalikan natin very briefly yon yung time na yan sa iyong buhay na parang gusto mong gawin lahat na negosyo, gusto mong pagsabay-sabayin, kumita na sabay-sabay,
Pero ano nga ba nangyari doon, no? Para sa pag-alala o pag-refresh ano sa yugto ng buhay mo na yan. At syempre matuto tayong lahat. Yes, magandang balikan yan para at least makita nila saan nanggagaling yung principles na ituturo ko. Oh, yes. Okay, when I was younger, I remember, Lem, nasa dugo, yung mga term na ginagamit natin noon, nasa dugo na sa akin ng negosyo kasi na-witness ko yan eh sa magulang ko. Pero meron pang mas malalim na nangyari noong childhood that made me create this vow na Okay. I will prove to them vow, yung mga ganong vow na I will prove to them and I will not be belittled and I will make sure that meron pa akong ano, a specific goal. I will be a millionaire at 26, 25. So I will not be depending on anyone. Yan, may mga ganyan Yon, yan ang akong mga vow hugot, noon. ano? May hugot siya malalim. And kanya-kanya rin tayo ng mga experience that may have led us to that version of hard work added to what we know. So yun ang nangyari. So I work early. I chose a course na hindi mahaba. Enough for me to get to work. And then after being employed for some time, hindi pa ako na kontento, no? Sabi ko meron pang mas mabilis na way to achieve that success na I can sustain myself, yun ang goal ko. And I can prove to anyone na hindi ako pwede mabelittle. That's why I try to franchise different businesses. And you know how greed creeps in when you are not Tama. always with the Lord, no, na wow, it works kasi parang self, ano siya, wow, it works kasi ang galing ko. So, another business after the other. And I thought, the more, the merrier. Oo nga eh, kasi So, yun ang dating ang version ko pera, ng, no? Yung yes, yung lalo noon sa version mga ko ng panahon hard na work. yon. So, meron pa akong parang self, parang nililift ko yung sarili ko na yung iba na mamasyal pa, gumigimik ako, Oo, milyonaryo ikaw, na. oo, tama. Kumbaga Yan ang sila hard work mag-uumpisa pa version ko lang. noon. Ikaw nandun na, ano, sa murang edad. And of course, I don't express na napapagod ako. I don't, even that, dinedenay ko siya na napapagod ako. Bakit? Masyadong strong yung vow na I have to get ahead. I have to do it on my own. And I need that recognition na, wow, ang galing mo. Parang how to be you. Hindi pa siya Correct, uso nun, pero yun yung desire ko that time na masyadong worldly. Masyadong worldly. Yes. So, doon ko nakita na that time, hindi ko pa nakikita yung ibang perspective. Or maybe we can say biblical perspective because I don't have time to read the Bible. I don't have time to Sobrang read it busy on my ka, own. no? Isipin mo, Sobra. eh, 24 hours a day. So, alas 20 negosyo mo. Di isang negosyo, isang oras. Oh, wala ka ng tulog nun. And even if I have the right people in those different businesses, meron din akong controlling nature. So parang helicopter Nga. boss ako, no? So, I make sure I tama. monitor. Ang dami-dami mong kasama, pero micromanager ka. Eh, talaga may hilo ka nun. So, ang nangyari pa is, even if physically, alam kong medyo napapagod na kasi ginagamit ko yung kabataan ko sa, kaya pa to, bata pa ako, hindi ko kailangan tulog, Hindi hindi ko kailangan ng kailangan pahinga. Kaya napahingahan. pa kahit walang Oo, tulog, ano? so, hindi ko syempre nararamdaman noon yung effect no, sa health. It's just that dahil hindi ko siya nakikita doon, pinakita ni Lord sa ibang bagay, like yung relationship ko with the family, yung ugali ko sa aking mga empleyado, and so on. Doon na ako nag-search, and hence, ito yung mga isa-share nating wisdoms Yan. with the Okay. Sige. So, self-awareness, So, ano? Ayan ang magandang umpisa. yes. So, first is yung peace with the Lord, kasi may disparity, may difference yung tinuturo niya sa atin about hard work. And yung alam ko na I can do it na maski wala ka. So that one is sa simula, kung success pa, walang challenges like walang mga sabi nating tax assessments, walang empleyado na sabi disobedient or hindi ka-agree. Kung smooth, hindi mo mapapansin yung concern if you are at peace with the Lord or not. But when you now gain challenges, because that's business, wala Ayan namang na, perfect oo, na tama. na-experience na tapos yung ego mo pa tinatamaan na may mga wrong decisions. That's the time I know most of us, we pray no, na Lord, tulungan mo naman ako ma-resolve ba to. And then eventually, apart from what we ask sa prayer ni Lord, ganun siya ka-generous. He also teaches us, no, enlighten us na may mga principles ka na
tinuturo ako, ginagayad ko kayo, na pwedeng na-overlook mo. First is yung love, no? Yung love niyo sa atin covers that when we cannot do it all because we are not designed to do it all, may limitation tayo, He is there to do His part. So that's one. Okay. Trusting Him with His love, and as well as yung hindi niya tayo ililid sa isang negosyo na hindi angkop or hindi match sa talent natin, sa kapasidad natin. Pero if we don't see that angle, we are not peace at Him, no? Sasabihin lang natin, tama. Lord, ba't kinuha mo tong negosyo na to sa akin? Bakit we somehow go into that, sabi natin, blame part. At saka, ang focus is self, eh. Kasi parang inagawan, inalisan, o tinigil ng Diyos yung sa tingin mo, kaya mo nang patakbuhin. Pero syempre, mas alam ng Lord, ano yung para sa atin. Then when your businesses are not performing according to how you expect them to perform. So, syempre, may mga pinlano kang dreams or sabi natin mga timetable na hindi nasunod. So, hindi ka na naman at peace with the Lord na, do you deprive me of having this, yung life? And then, we get tired because hindi na nag-match yung kaya ng katawan sa speed na gusto mo or getting ahead. Yes. We now get sick. And we sometimes reject na parang ayoko na mag-work. So we are not again at sobrahan naman. Parang na-burn out, ano? Yes. So first, let's understand. Ano ba yung will ni Lord sa atin when it comes to hard work or working hard? Nagbigay siya ng isang principle. Gustong-gusto ko yun sa Colossians 3.23. But before we dive doon, Colossians 3.23, yung modeling muna ni Lord sa creation, di ba? Talagang creative siya. Energetic siya, ano pa, excited siya, no? Excited siya to work Monday, Tuesday. Makikita natin yan sa Genesis. And then he also modeled to us rest, which is yung sa seventh, no? Tama. So from there, nagtuturo na siya sa atin, yes, hard work is how you are designed to be kasi I made you for a purpose. Tinuro yan sa, I think, Ephesians, no? Na kinreate niya na tayo for a certain work. But he also is reminding us, your body is not designed to tuloy-tuloy na yung sabi natin 24/7, walang rest. Tama, no? Pinakita niya, no? Kasi although nagkatawang tao siya, bago pa yun, ano? Kasi sa New Testament na yun, eh. No? So samantalang sa Genesis pa lang, may model na siya, no? Na pwede nating sundan yung schedule ng pagpapahinga, ano? Na respeto una sa katawan at syempre sa design ni Lord sa atin na mas mahalaga na tayo ay spiritual beings din na hindi lang itong physical na katawan ang pinag-uusapan. The Lord is teaching us that hard work is good but to rest is holy kasi we wanted to be reconnected na rest is being with Him, being with Him, no? So part of that is we increase our knowledge of Him. Doon papasok na yung dynamics na we are guided na meron kang mga dapat i-stop. All this guidance cannot be heard and sabi natin experience pag we're so busy of sabi mga self, yung own hard work mo. Sayang kasi si Lord dinesign niya tayo na in partnership with Him dito sa hard work na to. Yes. He knows what the limit of your hard work and He also committed to us yung support niya, yung help niya and sustenance dito sa hard work. So pag nagiging partners tayo with the Lord, then we have peace with Him. But when we choose, kasi free will, no? When we choose to be just doing it on our own, negosyo ko to, may ganung statement, negosyo ko to, Lord, off limits. Sometimes, well, actually not sometimes, then we get exhausted. We are not peace with Him and at the same time, we get tired. Tama, no? Ang reality kasi, lalo pag medyo maganda ang takbo na negosyo, no? Dahil in charge ka, feeling mo, tuloy-tuloy na yan dahil na kontrolado mo. So, para kang di ka gano'n napapagod. Halos walang pagod na nararamdaman. Lalo kung kumikita ng tuloy-tuloy, dadagdag pa ng negosyo. Pero pag nag-umpisa na yung sabay-sabay na challenges din, doon na marirealize na hindi natin kaya talaga without God's help. And then, I'd also like to touch naman yung angle or yung perspective na
What about those people? Kasi itong first message natin is for those who are really working hard, no? Yes, Hardworking, okay. Sige, yung so mga unstoppable. masipag to. What if, yes, sobrang sipag na niya, yun yung talaga in-embrace niya ng lifestyle. But what if, or for those naman na hindi nila ma-embrace na kailangan ba talaga mag-hard work? So we also have a message for them. Okay, or sige. maybe a reminder and inspiration. We first need, again, another self-awareness na saan natin nakuha yung ganung perception na hindi kailangan umasa ka na lang sa sustento or sa mamanahin mo. Hindi mo kailangan na hard work. Provided ka na. Yan. Ang nag-hard work na is yung naunang generation for Oo you. Nga. Okay. There is also an inspiration that I got from the Bible na somehow is also reminding me when I feel like hindi ko na siguro kailangan mag-work. Bahala kayo maghanap ng tuition fee nyo. Yung ganun, no? Oo nga. Oo. Kailangan Kunyari ko sa mga naman anak na yan, ano? for Ito naman myself. sa next Oo, or generation. magtrabaho naman kayo. I've Oo. done my part. Okay. This one inspired me na, wait, meron ditong magandang learning from Proverbs 31, which is for female, no? Oo. Makikita mo inspiration ni Lord, maski na yung dinesign niya as helpmate, supposedly kasi ang talagang provider Yung for the role, lalaki. at least with Oo. respect, with respect the role of the provider, who is the yung lalaki, no? Seen tayo as helpmate. And yet, pinakita rin natin sa Proverbs 31, while we are at the same time a helpmate, the Lord also give us talent, no? The Lord Tama, gave us this tama. talent to invest, to work, to be equipped so we can still do that work that He already predestined us to do. Good work ang pinredestined niya sa atin. So wala rin siyang denied na, okay, rest for 7 days, di ba? And then, no work. Talaga ang Yes, minodal niya is work for 6 days and then rest. So tama, engage, tama. engage, engage, rest. And I'm happy because you mentioned, di ba, sa Old Testament yan, Jesus also demonstrated that, di ba, nag-engage sa mga tao and then nagwi-withdraw siya to pray. Oo, oh, tama, Nagwi-withdraw tama. siya to rest. Yes. So we both witnessed modeling from Old Testament and New Testament plus Yes. the principles of it na we have a task. We were designed to do that work but not alone. Tama, In tama. partnership with the Yes, Lord. yes. Balikan ko lang sa Proverbs 31, ano? Kasi very interesting yan. Nabanggit mo nga na ang assumption doon is that yung lalaki, head of the family, ang in charge talaga, no? Bilang provider, spiritual leader, no? Tapos Yes. may part dyan sa Proverbs na ang sinasabi ay ginagalang doon sa lipunan, sa society, yung lalaki. Di ba? So may part na sinasabi dyan eh. Pero wala masyadong detalye na ano pa ibang gagawin lalaki. Kasi syempre, yung Proverbs 31 is about the helpmate, yung For, woman, yes, di for ba? the women. So, pero ang maganda naman doon, pag binasa mo naman detalyado yon, I'm sure, na pe-pressure naman yung ilang kababaihan na, ano ba to? Superhuman, Wonder Yeah. Woman, gano'n, Kasi na parang di napaka-ideal, napapagod. no? Oo, Pati yung biro mo, pag-ayos ng nanay bed. siya, nag-aalaga pa siya, nag-invest pa siya, madaling araw, gising na siya. Yung oil, quote-unquote, hindi nauubos, no? Nag-i-invest, tinatawanan ng future, tinatawanan ng challenges because prepared siya. So, Yes. tapos yung lalaki, ang nakakatawa dyan, ano? Pag minsan nakakabiruan sa mga seminars, yung lalaki, yun lang, kilala sa lipunan. Akala ganun lang, no? Pero syempre, the overall na accountable to God, unang-una yung lalaki doon sa family. So, ang nakakatawa kasi doon is that this is to encourage yung women na, yun nga, helpmate. And kung tutuusin, pag tinignan mo yan, baka mag-isip pa nga yung lalaki, para mas marami pang ginawa yung babae, no? Sa dami ng talagang Details. details Yeah. na sinabi dyan, no? So, pero maganda doon, dahil nga helpmate, partner. So, Yes, partner. And merong yes, yan keyword ang na design ginamit ni doon. Lord. Ang keyword na ginamit din doon, depending on the version, no? Work with willing hands, no? So, Yun. we are willing to, we also, kumbaga, celebrate our being a helpmate, no, willing hands, na while our husband, yun nga sabi mo, hindi rin naka-detail doon, but if you see the bigger picture, while our husband has a bigger role, or a bigger role, whether in the society, in the family, because they are the provider, we are also gifted with this, no, with this being a helpmate, which now makes us decide, kasi may free will then. Oo nga. Work with willing hands. Understanding that term willing hands is you know that you can do this not alone because Correct, we have correct. with the Lord and also yung emotional love that we get from our husband. Tama, tama. Yun talaga, no? In fact, baka mapunta na tayo sa
pang Women couples power. ano pang Yes. couples or siyempre yung recognition ng lalaki at babae sa family at sa konsepto ng marriage ano. Pero ganun kaganda kasi yung salita ng Diyos. Andun lahat eh. Tutuusin, mga prinsipyo, mga guideline na maaari nating sundan. So, I think tama-tama doon sa pangalawang point natin, Miss Toni. Yes, so okay na. Alam na natin yung heart ni Lord when it comes to hard work, that it's not to punish us or to make it difficult for us. In fact, hard work is manifestation of His provision na gagamitin yung talent natin with this, no? But we just need to manage it well to be a good steward of that talent. So how to love it, how to, kumbaga, see it in a perspective na hindi tayo mayabang or hindi rin tayo pagod. Kasi either mayabang lang tayo or mapagod and we give up. So we shift our hard work mindset or mentality to holy hustle. Ayan, I love that term. Oo Ano nga, ba tong kasi holy uso hustle? yung hustle na yun eh. Iba, Kasi ba, hustle sideline pa ang mo. tawag. O, yung iba, sideline, no? Sabi, sideline, side hustle. Yung iba namang hassle Racket. naman, Hassle. Ah, Parang hassle naman, abala. no? Abala o storbo, no? Ganon. Yeah. Pero ito, Hustle. Hustle, Yes. no? Yan, parang sikap, ano? Sige nga, paliwanag mo Oo, itong sikap. holy hustle na to. So kung i-google natin yung literal na hustle, yung Hustle, it means to work rapidly and energetically. So hustle is what the Lord actually demonstrated or modeled sa Genesis, talagang rapidly and energetically. So okay na Talaga. tayo, alam na natin yung hustle. Pero bakit minsan when the word hustle pressures us, no? So we need to Oo shift nga. that nga, yung work, ano nga, Mindset. harder, faster, and energetic, Okay. Yes. the holy version. So tanggalin natin yung hustle version natin na we always want to get ahead, we always want to be the first, Yes. ano pa, on the top, Competitive, kasi we, ano? yes, yung speed natin is because we are competing. Oo nga. Nakakapagod yan eh. So parang Kasi Olympics yan, ano? Stronger, higher, faster, yeah, etc. faster. No? Yes. Ayan. And sometimes it makes us walk over na well, walk through the journey alone na nasa step over natin yung mga pwedeng tumulong sa atin like Correct. coworkers, our employees, yung delegation, yung sabi mo kanina, nagma-micro na. So, ibang hustle pa pala ang ginagawa natin. So now, holy hustle for me is yung kanina binanggit ko ng verse, Colossians 3:23, that Yon. you are doing the energy or you are working hard, fast, ano pa, with energy because you are focused on one source and one audience. You are trying to do your best for that, yung what you Yes, can yes. do. Because di ba yung Colossians 3:23 is whatever you do, do it with all your excellence as if you are working for the Lord Yes, and for the Him and Lord. Master. So now, yung mindset mo, ile-level up mo na siya sa competition, no? Mapupunta ka na sa cooperation, sa nag-unite na kayo, no? Nagko-collaborate na kayo. You now see others as someone who Kumbaga can parang lead. teammate ano sa halip na competitor. So I remember before Lem, I was competing with my husband professionally. Grabe talaga yung ano namin sa relationship noon. And now, it's so different when I ask him for let's say, maski iba kami nung department or area of business. Kasi siya, finance, ako naman, eto, no, speaking training. We exchange each other's ideas, we Tama. suggest, and ano rin natin sila, accountability partner, because ang maganda sa ating partner, no, our husband, is we need to let them know ano yung blind, i-admit lang natin na ito yung weakness ko. So they can be a reminder to us or accountability partner kapag napupunta ulit tayo dun, like prideful, doing it on our own, nawawala na si Lord sa picture. Yan, at Tama least may tama magandang yon. reminder. Yun ang role ng ano ng husband and wife ano na to complement ano each other na syempre kung ano yung weakness ng isa kailangan nire-remind ng bawat isa sa halip na sige bahala ka na kaya mo na yan no. So yun ang role ano at syempre sabi mo nga yung reality minsan wala kung talagang how true is unconsciously no hindi alam na nang ko-compete doon sa spouse ano.
Pero siguro hindi nga alam, hindi na nare-recognize o hindi nare-realize. Pero eventually, pag nalaman na, eh dapat talaga may cooperation, no? May teamwork ang husband and wife. Yeah, I think yung motivation, no? Yung what moves you to do the hard work is a good checking, ano, parang self-check na, am I doing this for the self, for my recognition, for my retirement, for my, yung pag-mind na siya, Christ-centered, naka-narrow na, no, masyadong makitid yung purpose, then you may, even if hindi siya obvious or intentionally competing, you may be competing in a way na yung ginagawa mo is for the self. Plus, when our spouse is giving us a good news na na-appreciate siya or na-promote siya, and then you're not feeling good about it. Oo nga, hindi masyadong masaya, no? Sa halip na tuwan-tuwa kasi nga asawa. Mm-mm, kasi naangatan ka, no? Oo. Another, ano dito sa holy hustle is, we can have a checklist of questions like, are you still loving your job? Are you happy when all of your teammates are being recognized, because we know na kapag nag-grow sila, mag-grow din tayo as a boss. Correct. Ano yung center ng anong motivation natin, na bakit ginagawa mo pa ulit? Or ano naman yung reason ba't hindi rin tayo nagsastop for doing everything? Yes. So, maybe we can shift from what's in it for me mindset to parang how can I serve? Ayun, yeah, tama. Kasi medyo malaki yung difference nun eh. Iba yung motivation do sa how can I serve, because you know you need to partner with the Lord. Siyempre, hindi tayo na ano sa kanya, guidance, Lord, saan mo naman ako gustong gamitin ngayon? Mm-hmm. And because of that, we don't hold too tight to a certain position, ano pa. Tama. Other-centered na, no? Hindi lang, kumbaga tama na yung self, medyo okay na yan. Kailangan focus din sa iba, no? Para balanse. And because you are focused not on the self but others, you are so willing to overflow. Yun. Oo nga, tama. Yun yung holy hustle na because of the overflow, nagkakaroon ng fruits, which is, well, of course, aside from the fruits of the Spirit na nagbabago yung character natin, the fruits of joy and peace, yun yung nagsusustain ng pagod na parang, wow. Yung iba, sinasabi pa nga nila, para akong biglang nakabili ng bagong kotse dun sa encouragement mo dahil na-recognize niya yung thank you for your prayer, thank you for the encouraging, sabi natin, advice na nag-one-on-one tayo. And that's hard work. It could have been a rest for you, pero nagbigay ka ng time dun sa tao, ng extra time, and that's also hard work. Tama. Napakahalaga no. Not, I think, tama dun sa ating final point. Third, yes. So when we now have peace with the Lord, so that's one. And then when we now shift from hard work to holy hustle, we now appreciate the hard work, which is the holy hustle. We now see the value of the holy hustle na walang words na shinare mo or inoffer natin for the Lord will be wasted. Walang, hindi siya mawe-waste. Ito yung damandamo mo, you reap what you sow. Kasi you sow kindness, you sow hard work out of love. Basically, kasi pag na-appreciate natin yung buong Bible, it's really love. Evangelism is about love. Talaga si God yan eh, no? Dahil sabi nga, kahit memorize mo yung Bible, wala ka naman love, wala lang yun, ano? Kasi baka hindi umabot sa heart, ano? Nasa head lang. And we will only value that hustle, holy hustle, when we also focus on what we can do only. Yung what Correct. We can do. Because of that, well, yung term na gamitin ko is mapipilitan. No? God will push you to the point na makita mo hanggang dito lang kaya mo. Yes. And because you are pursuing hard work, you will pray more and depend on Him, Lord. Gawin, tulungan mo ako dito. So that's the value when you are humble, approaching His throne, that you cannot do it, when you are also trusting that He can do it through you, and when you are now appreciate that, yes, I'm so excited to just be part of the bigger plan wherein there's a work assigned for me, doon mo makikita yung value. Hindi mo siya makikita sa panonood lang sa TV, sa pagpapahinga, sa pag-chichismisan. Yes. Makikita mo siya when the need arises because of your desire for that hard work. Then, alam mo na yung need na yun ang makakasatisfy lang si Lord. Tama talaga. No, kasi, ibig sabihin, lumalalim ka na rin sa relationship mo sa Lord, tapos mas nakikilala mo na yung design niya, no? Sa iyo. Ano? Siyempre, kung ba, ano lang capacity mo,
O kaya anong pinapagawa niya sa iyo, no? At hindi mangyayari 'yon without spending time with God, ano? Tapos pag nababago na 'yung heart natin, siyempre nababago na 'yung isip natin, 'yung mga sinasabi natin, even 'yung mga decisions natin. At definitely in a positive way, maapektuhan, ano, ang mga nasa paligid natin. Yes. So a matter of change talaga sa yung kanina, 'di ba, perspective will make you see the value. Example, from performance to helping, malaking bagay 'yon. Ay malaking difference sa perspective kasi pag performance, may tendency ulit na mapagod ka kasi performance ang ano mo. Pero kung helping, magugulat ka, it's more than performance ang mangyayari kasi selfless na eh, giving out na yung helping. Ano pa, from striving to serving. Malaki rin ang difference sa perspective. Striving is, kailangan ko lang to para makabayad sa utang. Talagang moment to moment, nagsustrive ka lang, nagsusurvive. Oo. Parang hirap nun eh. Alam mo yun, yung parang, mapagod. Hindi ka pwedeng mapagod, no? Bawal magpahinga. Ang hirap nung ganun eh, na cycle ng buhay. Striving eh. Yeah. Oo. Pero kung serving, ang maiba rin yung prayer mo, Lord. Help me to see the value of this as a moment to moment serving others, like yung business ko. I will not give up because it's serving a family, diba? My employees. Right. Or yung talent ko, hindi ko i-waste because it is serving another person. The reason why they need to, like, example, ako speaking, the reason why they're getting me is because that is also serving through my platform. And, tama. Pero kung nakikita ko na, Lord, yung ibang speaker, nakaka 30 talks per month. Ako, let's say, 28 o dalawa, no? Lang, nagreklamo ka pa ng difference. Ang layo ng angle, no? Hindi mo makita yung value. You will see yourself lesser pa dahil kinocompare mo sa iba. Versus just focusing on, Lord, today, let your will be done. Maririnig mo rin kasi out of this, may mga papalet go siya sa atin. Oo nga. Ang ganda ng journey. Sobrang correct, ganda ng correct. Value. Yes, sa mas work. Mahalaga talaga yun, no? Sa long term din, yung effect sa atin. At yung reality na in-enjoy mo yung process, ano? Tapos hindi mo namamalayan din. Actually, yung kabuuan ng success mo o na-accomplish mo, malaki rin eh, malawak din. Pero syempre, because you enjoy the process, andun lang siya, dumadating lang siya. At I think dadating din ang time na yung result, no, na syempre, yun na nga ay bunga ng mga pagsisikap, na umaasa tayo sa Panginoon, lumalaki din yung result. Pero hindi natin namamalayan kasi parang magaang lang eh. Alam mo yun, magaan yung productivity siya, ay napakataas. Samantalang enjoy siya naman kayo, no? So, hindi kasi kailangan, alam mo yon, sobrang seryoso, hindi na tumatawa, hindi naman automatic na malaking result nun eh. Hindi ba? Yes, hindi naman yun ang basihan. Sometimes iba rin yung version ni Lord ng accomplishment. Mm-hmm. Let's say, for example, naisip natin, gusto natin 1,000 crowd ang makanotice na accomplishment. Mm-hmm. What if ang accomplishment ni Lord is for a certain person in that department? Sa kanya, ano na yun, success na ng partnership niya yun. Mm-hmm. And we won't see that, we won't hear even that yung leading ni Lord, and we don't get satisfied nga kasi hindi natin na realize yon kapag wala nga tayong relationship with him. Hindi natin sinasabi sa kanya yung your will be done, Lord, today guide me, no, protect my schedule, na yung will mo ang gawin ko. So we don't see that na today ang my will for you is just to listen to this person dahil yun, no, yung problema mo pinagdadaanan niya ngayon, pero nagkaroon ka na ng solusyon diyan through me. And what if yun yung hard work for the day? Sayang kasi sabi mo nga, hindi man lang manonotice ng iba, but what if that person is eventually will serve 1,000? So parang ikaw na rin yung nag-serve, di ba? Because you help that person because, you know, the Lord led you to help. Mm. Pero that the result of that is mas marami naman siyang na-serve. So you're part of that. Mm-hmm. Usually after naman natin makita yung result. Ayun, ako, napakaganda niya. Na time show, maraming pang katanungan ng listeners and viewers natin. Miss Toni, so anong yung contact details para kung sakali may tanong sila o kaya baka kailangan nila ng magkoconduct ng mga seminars nila dahil siyempre pwede lang face-to-face, ano? Na mga team building activities na mga kumpanya, Miss Toni. Yes.
So if you need help with leadership development programs as well as anything about clarity and building your authority, you may get me as your speaker or in-house corporate trainer. Please call me at 0917-138-8638. You can also visit my pages, FB, Instagram. I'm also in TikTok and YouTube, Toni Miranda PH, motivational speaker, or visit my website www.toni.ph. Yun ako, maraming salamat muli, ano, Miss Toni Miranda, at God bless sa'yo at sa lahat ng mga activities mo at mga ginagawa mo as you relate with others, ano, whether mga kababayan natin o sa ibang bansa. God bless. Thank you so much. God bless you all. Yes. Honor.